All you have to do is pwede mong ipasok yung iyong daliri sa puwet ninyo. Ituro mo ng ganun. Kapag nagli-lift yan, kapag nag-contract ka, ginagawa mo yung muscle control, nagagalaw niya, nalilift niya ng ganun. Meaning, nag-work pa yan sa'yo. Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po kong makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag niyo na rin po sanang kalimutan i-like and follow ang ating Facebook page official at ang ating Cheryl Ting TikTok account. Maraming salamat po. And for today's video, sa another concerned video po, ang sabi niya is, good day po, Ma'am Cheryl. Matagal niyo na po akong taga-subaybay sa inyong programa dito sa YouTube channel. Gusto ko lang po sanang makahingi ng payo. Ganito po kasi yun. Ang asawa ko, gusto niya kada sex namin, maka-muscle control ako. Pero nitong nakaraan na buwan, di ko na magawa mag-muscle control. Kahit anong pilit ko. Pero pag tinatry ko sa daliri ko, nagwo-work naman. Dati kasi, madali lang sa akin mag-muscle control, pero now, nahihirapan na ako during sex. Sana mapansin po, hide na lang po ang identity. Nasasaktan kasi ako pagsasabihin sa akin ng mister ko na mag-muscle control ako dahil di ko na magawa during pagtatalik. As we age, sumihina talaga ang ating pelvic floor muscle. Yan pong muscle na yan, siya po ang responsible kung bakit nagagawa natin yung muscle control. Hindi lang po aging ang dahilan kung bakit nagde-dysfunction yung ating pelvic floor. Nandyan po ang pregnancy, and childbirth, constipation, yung surgery, obesity, or pag-ubo ng ilang linggo na pero hindi nawawala. Kung mahilig ka magbuhat ng mga mabibigat, possible po na mag-dysfunction din ang ating pelvic floor muscle. So ano po ba yung mga signs na may problema ka na sa iyong pelvic floor muscle? Napapansin mo ba yung biglang nauubo ka, nababahing ka, tumatawa ka ng malakas, then bigla kang maiihi? Hindi man ihing malakas pero tumutulo. Accidentally at hindi mo mapagilan na nagli-leak yung urine mo. Another thing, meron pa po yung mga incident na tipong naiihi ka or napupoops ka, hindi mo siya mapigil. Talagang lalabas at lalabas siya. Or pwede rin naman na pabalik-balik ka sa toilet. Minsan, yung pag-utot, nahihirapan ka na rin makontrol. Kahit pigilin mo ito, lalabas at lalabas talaga yung hangin dyan sa puwet mo. Sa mga kababaihan naman, alam nyo po ba yung prolapse? Yung parang may nararamdaman kayong bukol na nandyan sa bukana ng inyong puwerta? Yan, isa rin po yan sa sign na may problem ka sa iyong pelvic floor muscles. Yung pakikipag-sex ng masakit, isa rin po yan. Medyo ngawit or may nararamdaman kang pain sa iyong pelvic area. Kaya para maagapan or maiwasan po ito, yung mga nabanggit natin kanina na dahilan, iwasan po natin gawin yan. Gawin po lagi ang Kegel exercise. Proven and effective na po ito na nakakatulong para maging healthy at malakas ang ating pelvic floor muscles. Hindi lang sa mga babae, but also sa mga kalalakihan din. Pag strong ang ating pelvic floor muscles, makakatulong po ito para hindi agad makatapos yung may mga problema or nagde-develop ng pre-ejaculation, malaki pong tulong kapag ka malakas ang ating pelvic floor muscles. Sa mga kababaihan naman, pagdating sa pakikipagtalik, yan pong muscle control ang naibibigay or napapalakas niya yan. Kaya sa question nyo, ma'am, bakit noon nagagawa mo easy lang sa'yo? That was before. So ngayon, nagkakaedad na tayo, kaya dapat mas palakasin natin yung pelvic floor muscles natin para ma-maintain natin yung galing natin sa pagma-muscle control. Ang pelvic floor muscles po natin ay parang bowl yan. So, paano mo ba malalaman na nag-work pa yung muscle control mo? What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pang babae, meron din po tayong pang lalaki. All you have to do is pwede mong ipasok yung iyong daliri sa puwet ninyo. Pwede yan. Then, ipoint mo yung daliri mo papunta sa 3 o'clock or papunta naman sa 9 o'clock. Ganyan. So, kapag nalilift niya pa yung finger mo, kapag ikaw ay nagkakaroon ng contraction, meaning, nag-work pa po
ang muscle control sa'yo. So kapag pinasok po, uli, ang daliri, ulitin lang natin, is nakaturo dito sa 9 o'clock. Pag dito naman, nakaturo sa 3 o'clock. Baka baliktad po dyan sa inyo kasi cellphone ang gamit natin. So pasok mo, ituro mo ng ganun. Kapag nagli-lift yan, kapag nag-contract ka, ginagawa mo yung muscle control, nagagalaw niya, nalilift niya ng ganun. Meaning, nag-work pa yan sa'yo. Huwag pong basta ipasok lang yung daliri. Kasi pag pinasok mo lang yan, of course, pag kinontract mo yung iyong puwet, makakaramdam ka talaga na magta-tighten yan. Instead, medyo iside mo ng ganun, nakaturo ka pang 9 o'clock. Paano po ba ang Kegel exercise? Alam niyo po ba yung pag pinipigil ninyo yung utot? Or inipigil natin yung pag-ihi, yan po ang Kegel exercise. So umupo kayo or humiga kayo, better. Pero kung nakatayo naman, okay din lang. Pero kung nakahiga kayo, tapos i-lift ninyo yung butt ninyo, then iipitin ninyo na parang pinipigil ninyo yung utot or ihi ninyo, gawin nyo po yan ng madalas. Sa mga nag-uumpisa, 3 seconds, i-hold ninyo, then relax, then ulitin nyo uli. Kahit 3 times a day, wala namang overdose yan. Now, gaano po ito kabilis umipigil? Doon sa masyado ng weak ang pelvic floor muscle. So pwedeng umabot ng 5 to 6 weeks yan bago nyo maramdaman na effective na. Pero doon naman sa semi or medium lang yung paghina ng kanyang pelvic floor, mga 2 to 3 weeks mararamdaman nyo yan na nagbabago na. Ulit-ulit lang po iyon. Then, aangat ang puwet. Then, magbilang ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kung medyo ginagawa nyo na ito mas madalas, kaya nyo nang pigilin yung ihi at utot ninyo. Then, release, relax, then count uli. Ng 1 to 8. Then, ulitin uli. Ako, ginagawa ko po yan kahit nakatayo ako, nakahiga, nakaupo. Basta maisip ko, hindi pwedeng hindi ko siya gagawin sa loob ng isang araw. Proven way po yan para matighten yung muscle doon sa vagina natin through Kegel exercise. So, bukod sa pagmamuscle control, ano pa po ba yung mga magagandang na ibibigay sa atin kapag napalakas natin ang pelvic floor muscles natin sa pamamagitan ng Kegel exercise? Quad, sa na-strengthen, nagiging strong ang ating pelvic floor muscles, nabibigyan niya rin po ng support yung ating pelvic organs. Kasama dyan ang bladder, uterus, cervix, vagina, and ang rectum na part sa tuwing tayo ay nagpo-poops. Another thing, kaya niyang tulungan para makontrol ninyo yung incontinence. Yung tipong naiihi ka, hindi mo mapigil, lumalabas siya. Nagli-leak talaga yung ihi mo. Kapag mahina po kasi ang ating pelvis muscles and tissue, hindi niya na kaya i-support yung mga organs na nandyan. Kaya mas madali nang maging weak and ma-damage yung ating muscles and tissues. So go for Kegel exercise regularly para mas pleasurable ang inyong pagtatalik ni Mister at ni Mrs. So yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakatulong po ang mga tips na napag-usapan natin dito ngayon. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin niyong matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!